Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa Amang mahal. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo, at paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala ninyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ng Ama at masisihan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin? Ang mga salitang sinasabi ko, hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang suma sa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y suma sa Ama at ang Ama ay suma sa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito sapagkat pupunta na ako sa Ama." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus sa Sereno. Binabati din natin po ang mga kasama natin online, lalo na po mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa may sakit, mga kababayan natin, mga kadeboto natin, mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo. Araw ng Linggo, araw ng Panginoon, araw ng pasasalamat. Kaya nga tayo dumudulog kay Jesus sapagkat tanging sa pamamagitan lamang niya makararating ang ating mga alay at panalangin sa ating mahabaging Ama sa langit. Kaya't bilang isang sambayanan,
bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Napakaganda po ng sinasabi sa atin ngayong linggong ito. Sa katunayan, mula pa nung Lunes hanggang ngayon, iisa ang diwa ng Ebanghelyo natin ngayon. Iisa ang diwa ng mensahe ni Jesus Nazareno para sa atin. At ang sinasabi sa atin ngayon, kaya ka siguro pinagsimba ngayong linggo, lalo na dito sa Quiapo, ang gustong sabihin sa iyo ng Panginoon, huwag kang mabalisa, huwag kang matakot, huwag kang mag-alala. Sabihin mo nga sa katabi mo, huwag kang mag-alala. Mukha ba siyang nag-aalala? Mukha bang hindi pa natutulog yung katabi mo? Kaya ayan, ngayon na siya matutulog. No? Dahil masyadong nag-aalala. Mukha ba siyang hindi makakain? O mukhang masyadong marami ang nakakain? Kasi minsan pag nag-aalala ka rin, minsan yung iba hindi makakain. Yung iba naman, kain ng kain. Doon binabaling ang pag-alala. No? Mukha ba siyang natatakot? Dahil nga sa dami ng inaalala sa buhay? O mukha siyang nakakatakot na? Anong kinakatakutan mo? Anong bumabagabag ngayon sa isip mo? Anong mabigat na alalahanin mo ngayon sa buhay? Baka kaya kahit galing ka sa malayo, pumunta ka rito sa Quiapo para dumulog sa mahal na pong Nazareno dahil marami kang inaalala sa buhay. Dahil bigat ka na sa buhay. Dahil litong-lito ka na sa buhay. Kaya ka siguro pinagsimba ngayon. Gusto niyang sabihin sa iyo diretso, huwag ka masyadong mag-alala. Huwag ka masyadong mabalisa. Huwag kang masyadong matakot. Ano ba talaga ang pinanggagalingan? Alam niyo, sa totoo lang mga kapatid, tayong mga tao, sala sa init, sala sa lamig. May iba, balisang balisa kasi walang pera. Pag nagkapera ka naman, balisang balisa ka din kasi di mo alam, baka manakawang ka. Ano ba talaga? May iba, nag-aalala kasi walang trabaho. Yung iba naman siguro, kaya nandito ngayon, sobrang alala sa trabaho. Stress na stress ka na. Saan ka ba talaga nag-aalala? May trabaho o wala? May pera o wala? Sapagkat may mas malalim pa tayong tunay na kinakatakutan. May mas malalim pa tayong pinangangambahan sa buhay. At yun yung gustong palitawin ni Jesus Nazareno sa kanyang pakikipag-usap sa kanyang mga alagad. Ang tagpong ito po, mga kapatid, sa Ebanghelyo ay sa huling hapunan, sa huling gabi ni Jesus dito sa lupa. Animoy siya'y iaalay na sa krus, kaya iiwan na niya ang kanyang mga alagad. Binabasa natin ito sa konteksto ng muling pagkabuhay sapagkat ganun din ang hinahanda ni Jesus sa kanyang mga alagad. Di ba natatandaan nyo, nangulila sila nung namatay si Jesus, tuwan-tuwa sila, bumalik si Jesus at muling nabuhay, pero matapos ng 40 araw, aalis na naman si Jesus. Kaya hinahanda na niya yung kanyang mga alagad dahil iisipin ng kanyang mga alagad, iiwan siya, iiwan sila, mangungulila sila. Yun daw ang mas malalim na pagkatakot ng tao, ang isipin at akalain niya, nag-iisa lang siya. Di ba mas mahirap yun?
Natatakot ka na may sakit ka, natagpuan mo may sakit ka, tapos pakiramdam mo, nag-iisa ka. Ang dami na ngang pagsubok sa buhay, ang dami na ngang paghihirap, wala ka pang kakampi. Hindi mo na nga matapos-tapos lahat ng suliranin, wala ka pang mapagbalingan. Yun ang mas nakakatakot. Kaya nga siguro iba sa atin, nandito ngayon, gusto natin bumaling kay Jesus sa sareno dahil pakiramdam natin, nag-iisa lang tayo. Tayo lang ang pumapasa ng lahat ng ito sa buhay natin. Ngunit gusto rin sabihin sa atin, hindi lang huwag kang matakot. Ang gusto rin sabihin sa atin ng Panginoon, hindi ka nag-iisa. Hindi ka nangungulila. Hindi ka walang kakampi. Narito si Jesus Nazareno. Sa katunayan, sabi nga niya, ako'y babalik sa tahanan ng Ama. Minsan nakala natin, ito ay sa kabilang buhay, sa langit. Lalo na naririnig natin ang pagbasang ito sa misa sa mga lamay at patay at libing. Opo, ang pinakahantungan natin lahat ay sa langit. Ngunit, ang tunay na tahanan ni Jesus Nazareno ay ang puso ng Ama. Kaya nga paulit-ulit si Jesus Nazareno, ako at ang Ama ay iisa. Ako ay suma sa Ama. Ang Ama ay suma sa akin. Sapagkat ang ugnayan sa Ama ni Jesus Nazareno ang tunay niyang tahanan. Ulitin ko po, ang ugnayan ni Jesus Nazareno sa Ama, sa puso ng Ama, ang tunay na tahanan ni Jesus Nazareno. Ngayon naiintindihan ko na, hindi nyo ba napansin sa mga ebanghelyo, walang permanenteng tahanan si Jesus dito sa lupa. Hindi nyo ba napansin yon? Hindi ho ba nung pinanganak siya, saan siya pinanganak? Sa kuweba, kung saan pinapakain ng mga hayop sa Bethlehem. Lumalaki pa lang siya para silang palaboy. Kailangan nilang pumunta sa Ehipsyo. Hindi sila makabalik sa Jerusalem. Nagpunta sila sa Nazaret. Paiba-iba ng tahanan si Jesus Nazareno. Kaya nga nung paglaki niya pagkatapos sa Nazaret, nung nangangaral na siya, saan siya nagpupunta? Sa Kapernaum, sa Betania, sa Jerusalem, sa mga baybayin, sa lawa ng Galilea, sa bahay ni San Lazaro, ni San Pedro, palipat-lipat. Hindi niyo ba napansin? Kaya nga, di ba yung mga alagad, tinanong siya, saan po kayo nakatira? Ano sabi ni Jesus Nazareno? Mabuti pa ang mga ibon sa langit may pugad, ang mga hayop may lungga, pero ang anak ng tao wala man lang masilungan at mahigaan. Kaya nga hanggang sa kamatayan, saan nilibing si Jesus Nazareno? Sa hiram na libingan. Hindi pa rin kanya. Sapagkat hindi dito sa lupa ang tahanan ni Jesus Nazareno. Ang tahanan niya ay ang puso ng Ama. Doon siya nakakakita ng tunay na kagalakan at kalakasan sa puso ng Ama. At ang mabuting balita, mga kapatid, sabi nga ni Jesus Nazareno, isasama ko kayo, ipaghahanda ko kayo, sapagkat doon din ang tunay nating tahanan sa puso ng Diyos Ama. Kaya pala, hindi rin tayo lubos na mapanatag dito sa lupa. Kaya pala parang namamahay pa rin tayo dito sa mundo. Dahil hindi naman pala talaga dito kung hindi sa puso ng Ama. Kaya nga sabi sa ikalawang pagbasa, tayo'y pinili ng Diyos. Tayo'y isang angkan ng mga saserdote. Tayo'y para sa Diyos. Kaya pag tayo nagpupunta rito,
Gusto tayong isama ni Jesus. At hindi lang tayo isasama ni Jesus pag namatay na tayo. Araw-araw, pwede tayong isama ni Jesus sa puso ng Ama. Araw-araw, pwede tayong damayan ni Jesus upang mahanap natin ang tunay na kahulugan at kalakasan sa buhay. Kaya mga kapatid, naririto tayo ngayon dahil tinawag tayo ni Jesus sa Sareno. Gusto niyang sabihin sa atin, huwag kang matakot, hindi ka nag-iisa. At ang panghuling gusto niyang sabihin, magtiwala ka sa akin. Sumama ka sa akin. Sapagkat ang tunay nating tahanan, ang tunay nating pinaglalakbayan ay ang puso ng Ama. Ang puso ng Ama, nandoon ang kalooban ng Diyos. Kamusta ang buhay mo ngayon? Ito ba'y naayon sa kalooban ng Diyos? Baka kaya marami kang inaalala, kaya marami kang kinakatakutan, kaya parang balisang-balisa ka, baka malayo na sa kalooban ng Diyos ang tinatahak mo sa buhay. Ang puso ng Ama, punong-puno ng katotohanan, pagmamahalan, kapatawaran. Ang puso mo rin ba, puno ng katotohanan, pagmamahalan, at pagpapatawaran? Baka kaya bigat na bigat ka at pakiramdam mo nag-iisa ka dahil nalalayo na tayo sa puso ng Ama. Sa misang ito, ito yung panawagan sa atin ni Jesus sa Sareno. Gustong gusto niya tayong isama araw-araw, hindi lang sa pagkamatay natin, hindi lang sa huling hantungan natin, kahit araw-araw, maaari tayong manahan sa puso ng Ama. Opo mga kapatid, minsan ng iba sa atin, parang ayaw nang umuwi sa bahay. Kaya nga siguro iba sa inyo, dito nagpupunta eh. Kasi pag-uwi ka sa bahay, nag-aaway-aaway lang lahat. Iba siguro sa inyo nga, parang ayaw mo nang bumalik sa bahay kasi may mga nagtatampuhan, may mga hindi nag-uusap. Pag-uwi mo sa bahay, ang daming reklamo. Pag-uwi sa bahay, ang tahi-tahimik. Kanya-kanyang kwarto. Kanya-kanyang inaalala. Pero huwag kang mag-alala sapagkat narito si Jesus sa Sareno. Iyahatid niya tayo sa tunay na tahanan kung saan tatahan tayo, kung saan makahanap tayo ng kapanatagan at kaliwanagan sa buhay. Bumaling lang tayo sa Kanya, magtiwala lamang tayo sa Kanya at sumunod tayo sa Kanya. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, tumingin po tayo sa ating mahal na Poon at magdasal tayo. Mahal na Poong Jesus sa Sareno, salamat po. Bagamat kami maraming kinakatakutan sa buhay, bagamat minsan pakiramdam namin nag-iisa kami at wala kaming mapanigan, naririyan po kayo. Sinasabi niyo po sa aming lahat, huwag mabalisa, huwag matakot, huwag mag-alala. Sinasabi niyo po sa amin ngayon, hindi ka nag-iisa, may kasama ka. Mahal na Poong Jesus sa Sareno, araw-araw, samahan niyo po kami. Ang aming desisyon, ang aming ginagawa, naway maihatid kami sa puso ng Ama.
sapagkat ang puso ng Ama ang siya ring tahanan mo. Ang puso ng Ama, doon namin mahanap ang tunay na kaligayahan at kahulugan ng buhay. Kaya nandito kami ngayon, Jesus Nazareno naming mahal, sapagkat kami nananalangin, huwag mo kaming iwan, samahan mo kaming lagi, ihatid mo kami lagi sa puso ng Ama. Amen.